Magandang araw mga bata! Ako si Sir Alfredo Marquez. Ako ngayon ang inyong magiging science teacher. Bilang panimula, may tanong ako sa inyong lahat. What is matter? Anything that occupies space and has mass. Made up of small particles known as atoms. There are three states of matter. We have the solid, liquid, and gas. Lahat ng bagay na sumasakop sa espasyo at may bigat o timbang ay tinatawag na matter. Ito ay binubuo ng maliliit na bagay na tinatawag na atoms. Mayroon tatlong anyo o states ang matter. We have the solid, liquid, at gas. Matter has different properties that can be considered in order to minimize waste. Maraming katangian ang matter na maaaring gamitin upang maiwasan ang pagdami ng basura. Everything around us is matter, so lahat ng bagay sa ating paligid ay binubuo ng matter. The soil, the water, air. Matter has different properties that make them different from one another. Some types have properties that can make them good materials for producing useful products. Other types have properties that make them harmful. So may mga katangian sila na maaaring maging kapakipakinabang at may din sila mga katangian na maaaring magdulot ng kapahamakan. Sometimes, matter also undergo changes that affects its properties. Dumadaan siya sa iba't ibang pagbabago at dahil dito, nagbabago rin ang kanyang mga katangian. Ang lesson 1 sa quarter 1 ng science ay tungkol sa pagkilala ng useful at harmful materials. Ano-ano ang mga bagay sa screen? Ito ay mga common household materials. Ang tanong, are they useful or harmful? Questions. How can you say that these materials are useful? Second question. How can you say that these materials are harmful? So, paano natin masasabi na ang isang bagay ay useful o ang isang bagay naman ay harmful? Ano nga ba ang useful materials? Pag-usapan natin. Materials are said to be useful when they serve their purpose. Ibig sabihin, lahat ng bagay na may pakinabang ay tinatawag na useful materials. These may have properties such as durability, flexibility, elasticity, hardness, resistance to water, heat, or acid. So, meron siyang magandang katangian para masabing useful materials. Can be used for other purposes. Ibig sabihin, maaari mong gamitin sa iba't ibang mga bagay. Can be recycled. Something that can be recovered from the material. Ibig sabihin, kapag tapos mo siyang gamitin, pwede kang gumawa ng panibagong bagay o produkto mula sa kanya. Can be dumped straight into a landfill. Ibig sabihin, pwede mo siyang itapon directly sa tapunan ng basura. To sum it up, useful materials are safe materials. Safe to plants, animals, humans, and environment. Ito ay ligtas sa mga tao, halaman, hayop, at sa kapaligiran. Ano naman ang harmful materials? Pag-usapan natin. Some useful materials may also bring hazard. So, mayroong mga bagay na may pakinabang na maaari magdulot ng kapahamakan. Halimbawa, nabasag ang isang baso, isang glass. Maaari itong mag-cause ng cuts or injury. Maaari kang mahiwa or matusok. Meron namang mga bagay na meron tinatawag na toxic substances na karaniwang ginagamit mo sa iyong mga bahay. Halimbawa, yung mga paints, cleaners, and fumes, gels, or powder. Meron silang mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kapahamakan kapag mali ang paggamit. Maaari itong magdulot ng pagkalason o pagkamatay. Meron din yung simbolo na toxic, parang bungo na maaaring palatandaan na ito ay isang toxic substance. These materials may bring harm to your health, environment, and other organisms when not used properly. That's why you should be careful when handling and using these materials.
Merong mga bagay na maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyong kalusugan, sa mga may buhay at sa kapaligiran. That's why, mag-ingat tayo sa paggamit sa kanila. Takes time to decompose, matagal silang mabulok. Cannot be dumped straight into a landfill. Di sila pwede itapon basta-basta sa tambakan ng basura dahil meron silang toxic na kemikal. Halimbawa, yung liquid detergent, palinis sa bahay pero kapag mali ang iyong paggamit, maaari kang malason. Dahil dito, maraming mga bagay ay hindi pwedeng itapon basta-basta dahil meron silang masamang kemikal. Para malaman kung mayroon ang natutunan sa ating pinag-usapan, sagutin natin ito. Sabihin ng U kung useful at H kung harmful. Alcohol, H. Kerosene, H. Detergent, H. Knife, H. Broom, U. Utensil, U. Matches, H. Betsin, H. Medicine, H. Rugs, U. Thank you for watching. Till next time, bye-bye.